Mga pagbati. Ang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi at paalam ay mga salitang pagbati. Kailan sinasabi ang mga ito? Tingnan ang bawat larawan. Makinig sa iyong guro habang binabasa niya ang sinasabi ng bawat bata. Nakita mo ang iyong guro isang umaga. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Magandang umaga po, Binibining Risa. Magandang umaga rin sa iyo, Eunice. Magandang umaga. Nakita mo ang iyong guro isang tanghali. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Magandang tanghali po, Binibining Ana. Magandang tanghali rin sa iyo, Tom. Magandang tanghali. Nasalubong mo ang iyong guro isang hapon. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Magandang hapon po, Ginoong Ben. Magandang hapon din sa iyo. Magandang hapon. Uuwi ka na. Ano ang sasabihin mo? Paalam, Dan. Paalam. Pumunta ka sa iyong lola isang gabi. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Magandang gabi po, Lola Glo. Magandang gabi rin sa iyo. Magandang gabi. Pumasok ka sa paaralan isang umaga. Nasalubong mo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Magandang umaga po. Dumalaw ka sa iyong lola isang gabi. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Magandang gabi po, Lola. Nakita mo ang iyong guro sa kantina isang tanghali. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Magandang tanghali po! Oras na ng uwian at sinundo ka ng nanay mo. Ano ang sasabihin mo sa iyong guro? Paalam po! Ano ang ibabati mo sa iyong nanay kapag umuwi ka galing paaralan? Magandang hapon po, nanay! Pagkagising mo isang umaga, nakita mo ang iyong tatay. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Magandang umaga po, Itay! Mga pagbati. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon. Magandang gabi. Paalam. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon. Magandang gabi. Paalam. Magagalang na salita. Ang pagiging magalang ay isa sa mga katangian ng isang mabuting batang Pilipino. Makikita ang iyong pagiging magalang sa iyong mga kilos at pananalita. Alamin ang ilan sa magagalang na salita. Maligayang kaarawan, anak! Heto ang regalo ko sa iyo! Salamat po, nanay, sa regalo ninyo. Walang anuman! Salamat! Ang salamat ay sinasabi kapag may natanggap kang isang bagay na mula sa ibang tao.
Sinasabi rin ito kapag may ginawang mabuti sa iyo ang ibang tao. Salamat! Walang anuman. Ang walang anuman ay ginagamit para ipahayag na masaya o bukal sa loob ang nagawang mabuti o tulong sa kapwa. Walang anuman. Saan ka pupunta, Ali? Sa tindahan po, may bibilhin po ako. Po at opo. Ang po at opo ay magagalang na salita na sinasabi kapag nakikipag-usap ka sa nakatatanda. Po at opo. Aray! Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pasensya na. Ang pasensya na ay magalang na salita na sinasabi kapag nakasakit ka ng isang tao. Pasensya na. Makikiraan po. Makikiraan po. Ang makikiraan ay sinasabi kung daraan sa gitna ng dalawa o higit pang tao. Makikiraan po. Pakiabot po. Paki. Ang paki ay ginagamit para maging magalang sa pag-uutos. Paki. Kaarawan mo ngayon. Binigyan ka ng regalo ng iyong kaibigan. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Salamat. Nasaktan mo ang iyong kapatid. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Pasensya na. Kumakain kayo. Hindi mo abot ang ulam. Malapit iyon sa kuya mo. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Pakiabot po. Sumasagot ka sa nanay mo nang tinanong ka kung kumain ka na. Ano ang sasabihin mo? Opo, tapos na po. Nag-uusap-usap sa pasilyo ang mga guro. Kailangan mong dumaan sa gitna nila. Ano ang sasabihin mo? Makikiraan po. Magagalang na salita. Salamat. Walang anuman. Po at opo. Pasensya na. Makikiraan po. Paki.